Mga paps, tayo nga pa'y magbibigay update ulit sa inyo, no, sa isa na mga proyekto dito nga sa Imus City, no. Isang tulay nga po ito, mga papi, na napakalaking tulong nga po para maiwasan natin yung traffic sa Patindig Araw, sa Kanto, no. Well, para sa mga taga Imus, alam naman po natin yan, no, yung mga traffic areas natin dito sa ating lugar. At para naman po sa mga hindi nakakaalam, huwag po kayo magkalala dahil maglalagay nga po tayo ng mapa. But anyways, no, ito mga, or itong tulay nga na i-cover natin ay isa sa magpapaaluan nga po ng vehicle volume na dumadaan dyan nga po sa Patindig Araw. Yung Patindig Araw nga po yan yung palabas ng Aguinaldo Highway at Malagasang, no. So dito nga sa Imus, meron na tayo na cover na isang project na isang tulay lang din. Maliit na tulay lang siya. Diyan nga po 'yun sa may Berita subdivision, no. Kung saan iniiwas nga po or di-divert nga po ng area na ito, itong traffic nga po dito sa may Bayan Luma, no. Kung halimbawa, andito kayo sa Yenko, General Yenko Street to eh, mga paps, sa Bayan Luma. Pag dinire-diretso natin yan, labas natin Patindig Araw. Which is na doon nga po yung volume ng traffic, no? And let's say tayo pupunta sa opposite side nito, sa kabilang side, sa Nia Road. Or sa Karsadang Bago, na halimbawa na lang somewhere on this area tayo magagaling. Imbis na gamitin natin yung Patindig Araw, at yung mismong karsadang Bago pa Alapan, might as well gamitin na nga natin itong Berita Bridge, no? Kung saan idedirect nga po yung route nito palabas nga po ng Nia Road or yung Imus Bus Line, no? Yung Imus Bus Line, ibang proyekto na naman po yun, at na-cover na nga rin po natin yun. So yan nga po, no, yung isang kakabukas lang na natulay na ginagawa dito sa Imus. Pangalawa, meron na naman pong isang tulay na ginagawa pa sa ngayon. Doon naman yung sa may Buhay na Tubig, no. So na-cover na rin natin yung construction noon. Isa pa nga yung sa mga magpapaalwan din ng traffic diyan naman sa intersection ng Buhay na Tubig at Patindig Araw. So under construction pa nga po siya hanggang ngayon, at magbibigay nga po tayo ng update doon, no, once makabalik tayo. At itong ating pupuntahan, well, panibagong tulay na naman po ito, no, kung saan na lalabas naman po ito dyan sa may 3-lane subdivision, no. So kung kayo halimbawa galing kayo ng Nia Road, no, sa Imus Bus Line, at papunta kayo ng, let's say, dito sa highway na dinaanan natin, itong General Yenko, no? Either pwede nyo gamitin itong Berita, ito na nga po yung kinakatayuan natin ngayon, or yung ginagawa nga pong tulay, kung saan lalabas nga po yun ng 3-lane, no? Malapit nga rin po yun sa Patindig Araw, at labas nga rin po nun ay dyan nga po sa General Yenko, Bayan Luma, no? Okay. So mga papi, ito na nga po, no, nasa Berita subdivision na tayo. At approaching na nga po tayo dun sa tulay na Berita Bridge, kung tawagin. Open po ito sa public, kung hindi ko nagkakamali, parang alas 5 ba or alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, no? Yan po yung pagkakaalam ko. Anyway, ilalagay ko na nga lang po sa screen kung ano yung operation hours niya talaga, no? So dito nga rin po madadaanan yung isang tulay na sinasabi ko nga po sa inyo na proyekto na naman po ni Mayor natin, no, si Mayor Alex Advincula.
So again, ang concept nga po dito sa IMUS, napapansin ko is, alam niyo yung sa Las Piñas, yung friendship route, no? Sa Bacoor, may ganun din, no? Yung solidarity route, kung saan na dadaan nga po tayo sa mga private subdivisions para nga po ma-access natin yung mga ibang major or main thoroughfare nga, no? Sa isang lugar. So parang gano'n na nga rin po nangyayari dito sa IMUS, no? With the way of, yun nga, gumagawa sila ng dugtungan in a form of a bridge, no? Kasi alam naman natin dito sa IMUS, meron tayong IMUS River, nandyan yung ilang-ilang river. So kailangan nga po talaga natin na may matawiran para mapunta nga po tayo, no? Sa kabilang banda. So ito mga papi, oh, ito na yung Berita Bridge, oh. Ito ah, agad tayo dito. Ito sa ilalim niya, ito yung Julian River, yo. Ito. So, tulad na sabi ko, nagkaroon na tayo ng separate vlog nito, no? Lalagay ko na lang po sa description box. At sa ganun, ay mapanood ninyo. So, laking bagay nito mga papi. Isipin nyo, pag ako halimbawa, eh, galing dyan sa Nueño or dyan sa IMUS Cathedral, at ako ipupunta ng let's say IMUS Boulevard or Nia Road, dito na gagamitin ko mga paps. Hindi na ako dadaan ng Bayan Luma tsaka ng Patinding Araw, dahil yun nga po yung area kung saan napakarami nga pong volume ng sasakyan, dahil yan nga po yung isa sa mga major thoroughfare dito nga po sa IMUS. So ito, fresh na fresh pa nga po itong Legion Subdivision dito. May mga bakante pa nga rin po yata dito na mga unit, eh, no? Ito, sana makita natin dito mga paps yung time ng operations niya, no? Tanong natin kaya sa guard. Ayun, parang 6 a.m. to 8 p.m. ba? Parang ganun eh. Punit kasi yung sticker nila eh. So anyways, ito mga paps, no? Both left and right is Legion Subdivision yan mga papi. Yung sa gawing kanan natin, parallel dito sa right side, is yan na nga po yung Nia Road. At yung sa left side naman natin, yan nga po yung General Yenko or Bayan Luma. So ito nga po, pag dinerecho natin, palabas ito ng Patindig Araw. Ngayon mga paps, let's say kayo'y galing naman sa Nia Road, which is sa opposite side nito, no? Right side mga papi. At kinakailangan nyo pumunta ng Bayang Luma or sa kabilang left side natin sa General Yenko. Dati kasi ginagawa is umiikot tayo mismo sa Patindig Araw. Pero ngayon, dito nga po, no, sa mga subdivision nitong faces nitong Legion, tulad ng nadaanan natin na intersection kanina, pwede po tayo dumaan doon, no, palabas naman sa left side. So from right side, Nia Road, pass through nga po dito, pakaliwa, Bayan Luma or General Yenko Street sa kabilang side, no? So hindi na po natin kinakailangan pang umikot doon po sa harapan natin, Patindig Araw, na sobrang traffic. And aside from that mga paps, ang dami ng ginagawang mga diversion road para nga po maiwasan na yung Patindig Araw, no? Na-cover na nga rin po natin yung sa Houseland, no? Kung saan ito nga idadaan sa likod nitong Eden Cemetery, at lalabas nga po siya ng Sarial, no? Na-cover na rin natin yun, undergoing na nga rin po yung construction ng diversion road doon. And aside from that, yun nga from Sarial, palabas naman ng Anabu Coastal, no? So meron na rin tayong vlog doon, at kasalukuyan nga po ginagawa yung mga proyekto na yun, ano? So napakarami nga pong alternate route na options natin para nga po dito sa IMUS. At isa-isa na nga po natin na
ipalabas yan dito sa ating channel, mga papi. So sana nga po yung makatulong ito, no, itong mga gaitong routes na pinapakita ko. And syempre yung isa nga pong purpose sa vlog na ito is for awareness na rin, no, ng mga tao kung saan nga po sila pwedeng dumaan. Ayan mga papi, yung pakanan na yan, yan palabas niyan niya road na yan mga paps, tumbok niyan niya road na. Well, ito naman pag dinaretso natin, palabas ito dun sa Patindig Araw, no, sa may Shell. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo yun. So yung nasa kanan natin, Hamilton na village yan. And naandito somewhere yung ginagawa naman, no. So tulad nga po ng sabi ko, from Nia Road sa right side natin, tatawid nga po yung dito sa kinakatayuan natin ngayon. At pwede na nga po tayong dumiretso pa left area or left na side natin, which is yung General Lienco or Bayang Luma, no. So hindi na nga po natin kinakailangan pag umikot dun sa Patindig Araw. No, medyo masikip nga lang syempre yung kalsada mga papi, no. Expected na po yan. Well, ganun din naman sa Patindig Araw. Sa Patindig Araw mga paps, Gatorade naman 2-lane lang din, no. So 1x1 lane lang. Ganun din sa General Lienco, 1x1 lane lang yan yung kahabaan yan. Kaya pag nandyan nga po lahat ng sasakyan, lalo na paglabasan ng estudyante, ay matinding traffic nga po ang haharapin natin dyan, ano. Dito wala pa masyadong dadaan. That's why nga po mga paps, ginagawa natin itong vlog na ito for awareness. So ayan na nga mga paps, so, sa harapan natin, no? Yan, no? Yung nasa left side natin, yan. Ayan na po yung mga paps, yung ginagawang tulay. So yung tulay na yan mga papi, ang labas nyan dun na mismo sa 3-lane subdivision sa Bayang Luma or sa General Lienco Street. Okay, so mga paps, ayan na nga, no. Well, inabot na naman tayo ng mukhang malakas na bagsak ng ulan na naman to mga papi. Kagulo ng panahon ngayon mga paps, ano. Aaraw, ulan. Ano yun, no, na effect na talaga to ng climate change mga papi. Di na natin maintindihan yung sigaw ng panahon. Well, anyway, going back, so doon nga po tayo galing sa galing doon sa tulay na yun, ano, mga paps. Palabas nga po siya ng isang subdivision dyan sa may Bayan Luma, no. Ito naman po siya sabi ko sa inyo kung saan lalabas nga po siya pag diretsyo natin, diretsyo ng Patindig Araw. So ito nga po yung iba-bypass natin mga paps, yung kahabaan ng Patindig Araw na napakatindi nga ng traffic dyan, ano. Medyo masikip lang yung kalsada, yung daanan, tulad nga po nasabi ko sa inyo, yung mga innermost part ng Imus talaga ay nakadesenyo lang for 2 lanes, no.
except dun sa bagong Imus Boulevard, syempre. Malagasang ito sa Niya Road ni Wawiden na eh, no? Sa Bayan Luma, dun sa General Yenko, Patindig Araw, yung mga two lane road lang yung mga papi, no? So medyo masikip siya. But it will do the job naman, mga paps, yung tulay na yon para nga hindi na kayo dumaan pa dito sa Patindig Araw. So ito, mga papi, yung tumbok na yan, yan, isa na yan sa mga major thoroughfare dito sa Imus. Yan yung Patindig Araw. Pagpakaliwa, yan yung papunta ng Bayan Luma at palabas ng Aguinaldo Highway. Pakanan naman, kung saan tayo papunta ngayon, ito yung papunta ng Niya Road, no? Bukandala, Imus Boulevard. So again, mga paps, ilalagay ko na nga lang po sa description yung mga vlog natin ng mga nakaraan about nga sa lahat ng mga access road, diversion road na ginagawa para nga po mabawasan na yung daloy ng or volume ng sasakyan at syempre yung daloy ng traffic dito nga po sa ito, itong Patindig Araw. So mga paps, sana nga po ya nakatulong sa inyo itong ating pagbibigay ng alternate route, though ginagawa pa po siya, pero malaking bagay po yan, mga paps, pag nagbukas na nga, no? At mukhang mabilis lang naman yun dahil tatawid lang naman yung tulay, no? Maiksi lang naman siya. So anyway, before tayo magpaalam, mga paps, yung pakaliwa na yan, no? Yan, mga paps, oh, meron dyan yung papunta ng diversion road na sinasabi ko sa inyo, no? Napalabas din ng Aguinaldo Highway or sa Anabu Coastal, no? So again, isa pa proyekto na idadivert nga lahat ng traffic out from this area of Patindig Araw. So yun nga, mga paps, papaalam na po ulit ako, no? So sana nga po nag-enjoy kayo. Ingat po kayo palagi. God bless. At syempre, alam nyo na, thank you.